Sama-samang dumulog sa ombudsman ang grupong Bayan, Bayan Muna, Tren at Agham para sampahan ng mga dating opisyal ng Nooy Department of Transportation and Communications at MRT. Reklamong graft at paglabag sa government procurement law ang isinampa nila dahil sa pag-aproba ng 3.8 billion pesos na maintenance contract ng MRT. Kabilang sa mga sinampahan ng reklamo, sinandating DOTC Secretary Joseph Emilio Jun Abaya, dating Undersecretary Rene Limcauco at dating MRT General Manager Roman Buenafe. Hindi rin nusot sa reklamo ang ilang opisyal ng Busan Rail Incorporated o Buri na kapartner ng gobyerno sa kontrata. Giit nila, tila naging negosyo lang ang pag-maintain ng tren dahil nagtuloy-tuloy ang mga abirya. Nagbigay ng kontrata sa isang grupo na hindi financially and technically qualified para mag-provide ng maintenance service. Ang nangyari nga po, naging negosyo lang itong maintenance. No? Merong pinaburan, may kumita at milyong-milyon ang nagdusa. Sabi naman ni Abaya, tila minasama pa raw ang kanilang pagsisikap noon para mapunan ang mga kulang na kagamitan at mamintay ng MRT dahil sa mga isinampang reklamo. Handa raw niyang sagutin ang reklamo sakaling ipatawag ng ombudsman. Wala raw siyang kinatatakutan o kaya itinatago at haharap daw siyang malinis ang konsensya. Kampante naman ang Buri na malilinis ang kanilang pangalan sa reklamo. Sa gitna ng demandahan, mga pasahero ang patuloy na nagtitiis. Lunes na Lunes at sa gitna ng morning rush hour sa MRT North Avenue Station kanina, sakit ng ulo agad ang napakahabang pila sa estasyon na umabot hanggang footbridge. Ang dating alas 5 first trip mula North Avenue, alas 5:30 na dahil sa pinaigsing operasyon. Dati, hindi naman ho ganito, ano ka, mga ganitong oras, isa mabilis pa yung usad ng mga tao pa. Kaya ngayon matagal. Yan po ang napapansin ko, ma'am. Bakit hindi kayo naiinis sa haba? Siyempre po, mainis ka. Isang oras na mas maigsi ang operasyon ng MRT para ilaan sa maintenance check ng mga bagon. Noong isang linggo kasi, kumalas ang isang bagon ng tren. Humingi naman ang paumanhin si Pangulong Duterte sa publiko na araw-araw nagtitiis sa abirya ng MRT. We offer no excuse but apologies maybe to the public. Hiniling na ng DOTR sa National Bureau of Investigation na imbestiga ng abirya nitong Huwebes, lalo't na discovering nawawala ang black box ng tren. Pero duda ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, posible ang angulong human intervention. Mahirap mangyari yung makakalas yung dalawang coach kasi makikita naman natin na kahit na-derail ng tren, kahit tumumba na yan, magkakabit pa rin eh. Kaya kung talagang walang human intervention, it's really very hard na mangyari yon. Handa naman daw humarap sa investigasyon ng Buri, sabay giit na wala silang kinalaman sa mga seryosong insidente sa MRT ngayon. Si DOTR Secretary Arthur Tugade ayaw magbigay ng pahayag tungkol sa problema sa MRT3. Hindi raw siya magbibitiw sa pwesto sa gitna ng panawagan ni Magdalo Portalis Representative Gary Alejano at anak Pawis Representative Ariel Casilao. Hindi lahat ng problema ina-address yung resignation. Only the president can ask me to resign. Bernadette Reyes, GMA News.